of the inside of a person and in the soul. Ito yung sakit sa kalooban na dala-dala mo, na narinig mo pa nung bata ka hanggang sa iyong paglaki. So, ang halimbawa dito, yung mga bata na OFW po tayo, di po ba? So, masabi ko na I am blessed kasi nag-aalaga ng anak ko is yung aking kapatid na wala na siyang responsibility sa family niya. So, siya po yung nag-aalaga sa akin. Amen. So, wala akong worries. Pero dito sa mga bata na nag-aalaga yung mga tita, so, syempre, hindi sila na-feed na well. Kasi kapag ka, mapalad ka na. Kapag ang tita or ang tito or ang pinsan, ano po, lalo na sa mga single mom, nag-aalaga is yung may concern sa bata. Pero kapag ka hindi, syempre, isang barangay din yung isa-sustain mo, ang sasupplyan mo, hindi na ang bata na, hindi mo alam kung paano naalagaan yung mga anak mo sa atin. So, na-experience po yung mga bata na kung pwede lang, nanay, tatay, huwag ka nang umalis. Tayo namang mga magulang, titiisin po natin para may bigay natin ang kanilang mga pangangailangan. Amen? So, in my case, nag-install po ako ng camera sa bahay namin. So, makita ko sila lahat. So, wala naman akong doubt. Gusto ko lang makita ko sila araw-araw. Hindi ko man sila ma-chat sa video. Kasi minsan, ini-ignore nila yung aking call, ang messages. At least, dun man lang sa camera, masisilip-silip ko sila. Amen. So, masakit sa kalooban bilang nanay na makita mo yung mga bata na hindi sila naalagaan. At paglaki po nila, dala-dala po nito. Nakakadurog po ng puso. Amen. Hallelujah. So, itong sakit ng kalooban, itong sa inner healing na ito, hindi ito physical, but the wounds felt in the soul. Alam po nating lahat na ang tao, kapag ikaw ay buhay, ang buhay ng tao is composed of spirit, soul, and body. So, when we speak of inner healing, we are focusing on the wounds of the soul. Yung sa loob, puso natin. Kasi yung mga sakit sa physical ay nadadala-dala lang po yan ng gamot. And the one, the only person or the only can heal that yung sa kalooban po natin ay ang Panginoon lamang. Amen. So the soul is made up of mind. Dito yun pinaprocess. Our eyes is the windows of our soul. Na lahat ng nakikita po natin ay pumapasok yan sa isip. Pangit man ito o hindi, nagpaprocess yan sa isip. Amen. And the way, and the will, yun yung emotions natin. Na kapag napasok, bibigyan niya ng flavor. Dapat i-interpret ng puso. Naku, ano nakita ko si Johara kanina o kaya si Ate Loida. Inirapan ako, hindi ako pinansin, naghaya ko. Yun. So yun yung bad interpretation. Nilagay sa puso mo, in-interpret ng puso mo na mali. Ngayon sumama yung iyong kalooban. Nilagyan mo siya ng flavor. Wala namang alam yung isang kapatid. Amen. Ikaw lang yung nakakita. Nilagyan mo na yung sa isip mo. Pinaprocess mo na. Naku, inirapan ako. At binigyan ng kahulugan ng iyong puso na wala namang kwenta. Na hindi naman yun ang totoo. So, mind and the emotions. So, and the will of the decision. Ngayon, ikaw na ngayon ang mag-decision. Magagalit ba ako sa kanya o hindi? Inirapan niya ako eh. Pero actually, yung mga bagay na yun ay wala namang katotohanan. It is a part of us, no, yung ating decision. It's up to us if we will decide it or not, how we interpret yung mga ating nakikita. Halimbawa, si nabasa mo ng Word of God, nakarinig ka na kanina. Okay. Nakarinig ka na kanina doon sa revelation of the cross. Lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay, maniwala ka ba o hindi? Amen. God gave us the free will. Kaya ang Panginoon, hindi po siya nag-intervene sa ating mga decision. So even the decision of loving God, even the decision of accepting Jesus as our Lord and Savior, it's up to us. Amen. So ang decision po ay nasa atin. Hallelujah. Ganun po ang Panginoon kabuti. Ganun po ang Panginoon ganyan niya tayo kamahal. Hindi niya tayo pakikialaman kasi binigyan niya na tayo ng free will. So ano ngayon ang decision mo? To follow him or to follow the world? So kailan pa ito nangyari? Itong wounds of the soul begin. When? Ayan, when the wounds in the soul begins. So wounds in the soul begins even before we are born. Everything that the parent goes through while the mother is pregnant affects the baby in the womb. Ganito po yon. Nung buntis po si wife,
immense habang nagde-develop. Ang unang nagde-develop at the first trimester hanggang 6 to 7 weeks is yung brain development. Diba? Brain. And then, no, sack pa lang pala, sack. Kaya kapag tayo ay, pagbuntis si wife, kapag nagpa-ultrasound, heartbeat ka agad yung tinitingnan. And then, followed by yung brain development. So, yung baby, yung fetus, ay extension po yun ng nanay. Lahat ng marinig ng nanay ay absorb po yun ng baby sa loob. Kung na-stress yung nanay, stress din yung bata. Tingnan mo, i-observe mo sa surroundings ninyo. Ako napapansin ko yan sa mga kapitbahay namin. Kapag yung wife, hindi healthy yung kanyang pagbubuntis, tingnan mo yung mga bata na papanganak nila. It's either na weak, malnourished, para hindi sila active, very timid. Kasi yung nanay, nung siya ay nagbubuntis, ganun din po siya. Amen? Hallelujah. Yung mga makakarinig yung nanay ng mga hindi maganda na words, usually nangyayari po ito sa mga unwanted pregnancy. Amen? Yung mga unmarried, yung hindi pa kasal, magjowa-jowa pa lang, nabuntis si wife, oh, I'm not yet ready to marry, o siyempre magtatampo si wife, nandun na kaagad yung emotion sa bata. Amen? So baby pa lang or fetus pa lang, mayroon ng rejection at mayroon ng wound. Akala lang natin yung dati, di ba? Akala ko din dati, hindi. So habang nag-aaral ako ng salita ng Diyos, tinuturo ko yung mga ganito, ina-apply ko ito sa science, tama siya, mayroon siyang connection. Hallelujah. So